Magluluto tayo ngayon ng adobo sa asin. At ganito naman yung gustong-gusto namin pagkakaluto nito. Yung ganyan lang oh, malutong sa labas, pero mala-jelly na sa lambot sa loob. Kung papano ko ito niluto, ganito lang kadali. Masarap sa ganitong luto yung karneng may taba. Kaya naman, gagamit ako dito ng liyempo ng baboy. Ganito nga pala yung sukat ng pagkakahiwa ko dito. Huwag itong hiwain ng masyadong maliliit. Pagkaluto kasi nito at nasisig na yung mantika, liliit talaga yung sukat nito. Sa pagpili naman ng liyempo ng baboy, dapat salitan yung laman at taba. Yung parang ganito lang. At syempre, kulay pink pa yung kulay ng laman para siguradong sariwa. Palalambutin muna natin to. Maglagay na ng tubig. Timplahan na rin ito ng asin, saka na bahagyang haluin. Takpan hanggang sa kumulo. At pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 45 minutos sa pinakamahinang apoy. Pagkatapos nga ng 45 minutos, yan o, malambot na ilempo. Kaya naman, pwede na magdagdag ng ibang rekado. Maglagay ng suka. Sangkapan din ng paminta at chicken powder. Takpan, saka pa ito patuloy na lutuin. Hanggang sa matira na lang yung konting sabaw nito. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Matapos nga ang ilang minuto, yan na o, konti na lang yung sabaw na natira nito. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Sarap na! At pag naitama na nga ang lasa, takpan at patuloy pa itong lutuin hanggang sa magmantika na ito. Take note nga pala na napapalabas na ang collagen ng karne pagka ganito ang proseso at ganito na rin katagal yung pagkakaluto nito. Paano nga ba malalaman kung napalabas na yung collagen ng karne? Madali lang, yun yung pagkakaluto na mala-jelly na sa lambot yung karne. At talaga namang mas masarap pagka ganun ang pagkakaluto nito. Ilagay ng siling labuyo at bawang. Dalawang ulo nga pala ito ng bawang na may balat para dagdag flavor. Kung bakit pinagmantika ko muna ang karne, saka pa lang ako naglagay ng bawang, para sa ganun, mapagmantikang mabuti ang karne at mapalutong talaga to. Pagka kasi sa umpisa inilagay ang bawang, nadudurog na agad dito sa lambot. Kaya naninikit na to sa kawali at nahihirapan ng pagmantikain yung karne. Pagka nga pala nagluluto ako nito, talagang gumagamit ako nitong mahabang guwantes. Yan o, naririnig nyo? Nagtatalsikan ng mantika. Patuloy pa itong lutuin at halu-haluin hanggang sa makuha na yung gustong lutong ng pagkakaluto nito. Sa tuwing matatapos nga pala akong maghalo, tinatakpan ko ito ng bahagyang nakabukas. Nang sa gayon, hindi kung saan-saan magtalsikan ng mantika. At kaya naman ito bahagyang nakabukas para masisig nito mabuti ang mantika at mapalutong nito ang pagkakaluto ng liyempo. Take note nga pala na talagang maanghang ang pagkakaluto nito. Kaya para sa mga ayaw sa masyado maanghang, ilagay na lang ang sili pagpatapos na magluto. Yan, gusto ko na yung pagkakaluto nito. O, ready to serve na to.